guys, welcome back sa aking channel. Yes, it's a Tagalog video. At parang hindi na ako mag-most video sa English. Medyo mahirap ang English, kaya mag-Tagalog na lang tayo. Most naman ng ano ng mga subscribers ko, mga viewers ko dito sa channel ko eh mga Pinoy or mga Filipinos. And siguro maglalagay na lang ako ng English sub dyan para sa mga hindi nakakaintindi ng Tagalog or sa mga viewers ko na hindi Pinoy. Yes, meron! Nakatira ako sa Taiwan and may mga ilan-ilan na subbies na ako na from Taiwan and from other countries. Wow, pang international na tayo! For today's video, sobrang excited ako. Hindi lang, ano ba ba? Yeah. Pero mukha na akong hapon sa ilang namin and naisipan ko lang na gawin itong video na to bago ko pa parang pakinabang or gamitin yung mga ipapakita ko sa inyo. So yes guys, today is going to be my first ever haul video and it's gonna be a Shopee haul! So, hindi pa pala ako gumawa ng Shopee haul dito sa channel ko. And this year, 2020, this will be my first haul video, Shopee haul. So I've got a black ano tawag dito, parcel ba? From Shopee. Nakuha ko to weeks ago na yata and hindi ko pa siya nabubuksan. So guys, yung mga items na nandito sa loob ng black na plastic ng parcel na to ay nabili ko po. So hindi ito sponsored ng Shopee. Hindi ito parang partnership with Shopee. So pinamili ko, binayaran ko yung mga items nga na nandito sa black plastic na to. So, nakabahan ako na. Parang ngayon na lang ulit ako humarap sa camera na nagsasalita. I'm gonna be sharing yung mga napamili ko sa Shopee weeks ago. And dumating nga itong black na parcel na to 2 weeks ago. And hindi ko pa siya na-open. Join me as I unpack this parcel from Shopee. I'm so excited to see kung okay. And kamukha ng mga nasa litrato sa Shopee, yung mga napamili ko. So, buksan na natin itong black na package ko. Wow! Meron ko naman eh. Ito yung mga napamili ko sa Shopee. Nakamarami sa inyo ang magtatanong bakit ako sa Shopee bumili. Kasi may mga nakikita ko na ganun na parang expectation versus reality yung ganun. Diba? Yung parang hindi ka mukha lang nasa picture. Dumating na sa'yo yung items. So, mabibida ka na lang. Diba yan? Talaga expectation versus reality. Ganun. Pero ako, sinubukan ko lang naman. This is my first time to purchase or to buy from Shopee dito sa Taiwan. Na-deliver naman after a week. At sobrang mura lang nila guys. Gustong-gusto ko kasi yung mga bra. Na mura lang. Kasi nakabili na ako sa night market actually. Nasubukan ko na sila. Meron ako mga ilang piraso na actually padami ng padami. At bumili pa ako ngayon dahil gusto ko sila. Okay naman yung quality. Hindi ko masasabi na bongga talaga or sobrang ganda. Pero pwede na. Okay na. Ganon. Kumbaga, nandun naman yung comfort kapag sinusuot sila. Ganon. Tsaka dahil mura lang nga sila. So, kapag nasira na, sige, yan, tapon mo na, ganun. So, hindi naman kasi ako maarte sa mga damit, eh, sa mga sinusuot. So, ito nga yung mga napamili ko sa Shopee a few weeks ago. And, ipapakita ko sila sa inyo, isa-isa. So, these are sleepwear and underwear. So, yeah. Tignan natin kung kamukha ba ng nasa picture nung binili ko sila, or in-order ko sila, or in-cart ko sila. Or, ma-ano na naman tayo, mabibiktima na lang tayo ng expectation versus reality. Let's see. Kung dito sa Taiwan, eh, ma-experience ko din. So, ayan. So, by the way guys, ang nagastos ko dito sa mga napamili ko sa Shopee ay 1,000 Taiwan dollars. NTD. So, ayan na. Kinlaro ko na. Taiwan dollars po. Hindi ko sinasabing US dollar. So, kung anong currency pa yan ng ibang bansa. Kasi, baka mabash na naman ako dyan. Kasi sa ibang videos ko, like Watson's, Finiso, and Daiso hauls ko, previously, eh, may mga nag-react, nagko-comment na may
may kasama pa talagang tawang-tawa na emoji. What? Hindi na lang ako nagre-reply. Siguro na-reply yung iba. Nasungitan ko. Kumari, ito, sabihin ko, $100 to. So, baka nasa isip nila is $100 US, ganun. Eh, hindi naman. Kaya ako sinasabing dollars. Like, sa currency dito sa Taiwan. Kasi yun yung lagi kong naririnig dito. And kahit yung asawa ko, yung husband ko, kapag tinatanong ko sa kanya, meron kami bibilin sa labas. Kumari, bibilin kami na something. Tapos, anong ko, magkano to? Tapos, sasabihin niya, $100, ganun, or $50. Tapos, sabi ko, dollars pala ang tawag nila sa pera dito. So, yes, tawag pala is NTD or Taiwan dollars. Yun. So, hindi US dollars, guys, ha? Hindi ko naklaro sa previous videos ko yung currency dito. Pero, ngayon, ayan. I made sure na ko muna. Ang katumbas na parang amount ng $1, one Taiwan dollar is 1.7 pesos. Minsan mataas, minsan baba, ganun. So, depende. Ito nga ang aking mga napamili sa Shopee and papakita ko sila isa-isa. Isan natin sa mga bra. Ayan, ang dami. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. 6 lang pala, guys. So, ayan. 6. And yung mga prices nitong mga bra na to ay tataas sa 100 Taiwan dollars. 160 pesos. So, meron dito na 50 NT lang. Which is like parang mga 70 pesos. And meron din dito na 65. And meron din 80. And meron ding 99 or 100 NT dollars. So excited! Kasi sobrang mura lang. Ayan. Tapos meron pa silang ano, parang nakapak pa talaga na ganito, di ba? So, hindi ko sure talaga, guys, if lahat ng nabili ko na made in Taiwan, wala nang pakialam kahit saan pa made itong mga to. Kasi, napakamura na nga, di ba? Magre-reklamo. Lahat talaga, iba-ibang kulay. Para masubukan ko naman na magsuot ng iba-ibang kulay na pala. And depende din sa suot natin damit, di ba? Sometimes, di ba? Meron tayong mga damit, tayong mga girls. Pasintabi na lang sa mga lalaki po na nanonood. So, kung ayaw nyong mapanood or makita itong mga napamili kong bra, mag-ana lang po kayo. Exit. Or pumunta na lang kayo sa susunod na video. Video ko, ha? Bumili nga ako ng iba-ibang kulay na bra. Kasi minsan, di ba, may mga damit tayo na mga see-through. And may mga damit tayo na namimili ng kulay ng bra, ganun. Yung mga bra ko naman, hindi sila black, puti, or yung parang nude. Ganun lang yung kulay ng bra ko, beige, ganun. Pero ngayon, ayan, napapansin nyo, iba-iba na yung kulay dito. Wala, para masubukan ko lang. And sobrang mura na lang na, diba? Papakita ko sa inyo. So, ito yung una. Black po ang kulay niya. And, ayan, ganyan siya. Wow, medyo sexy. I think ganito din naman yung pagkakakita ko sa picture niya sa Shopee. So, ayan. Wala namang pinagkaiba. Check natin kung may damage. Wala naman. So, ganyan siya. Woo! Bakit madumi siya? Kita niyo ba? Parang may konting. Okay lang. Lalabhan ko naman to. Hindi ko naman susuot ngayon. Lalabhan ko muna bago isuot. And ang problema lang, guys, sa mga parang mumurahin na bra na ganito na mabibili mo sa Shopee or sa mga night market, sobrang mura. Medyo hindi okay yung pads nila. Ayan, kasamang pads sa loob. Medyo hindi okay. Pakita ko, ha, kasi ang tendency, kasi ako, minsan hindi ako nag-hand wash kasi yun, natamad ako. So, dinidiretso ko sila sa washing machine. So, yun. Gawash. Tapos, ang tendency, yung mga ganitong bra na mumurahin, eh, yung mga, tawag ito, foam nga nila na to, eh, pag nakakrumple na ganyan, nasisira agad, or nababakbak ito. Natatanggal siya. So, tapon na. So, walang pads yung bra mo. Kailangan mo bumili ng pads na matibay, alam mo yun, which is, mahal pa siya kaysa sa bra na binili mo. Kaya, ayun. Kaya kailangan, ngayon natuto na ako, kailangan hand wash lang lahat ng bra na ganito. Especially itong mga ganito na natatanggal yung pads. I just got this for mga 79, ganun. 79 NT. So that's about, sige, maghuhula naman tayo. Mga 100 pesos, ganun. So ganyan siya, yung parang design ba yung tawag dyan?
or style, not design, style. Tapos, ayan, sexy pala sa likod. Criss-cross siya sa likod. So, ganyan siya. 100 pesos. Juicy pa ba? Okay, next is this color naman. And ibang style naman siya. So, madami akong ganitong klase ng bra or style na nabibili ko dito sa Taiwan. Kasi, gustong-gusto ko siya. Ayan o, yung parang garter niya. Garter is sobrang comfortable niya ito pag sinusuot. Hindi siya masakit. Alam mo yun, hindi siya seamless, pero hindi siya kagaya ng mga parang bra na may underwire ganun or makakapal na bra. Kasi ito, parang breathable. Hindi siya seamless, pero breathable pa rin. And breathable. Hindi siya sobrang sikip ganun. Or hindi ka masasaktan yung balat mo ganun. So, gustong-gusto ko to. And ito, I got it for 99 NT. So, that's about mga 150 pesos. Yung ganitong style. Tapos same, ganun pa din yung kanyang foam. Ayan. So, kailangan mong tanggalin kapag lalabhan mo and laban mo sila separately. Ayan. Ganun siya. Anong kulay ba to? Parang light brown. Ako brown. Ganito din siya sa likod. So, kung may mga damit ka na medyo mababa sa likod or medyo sexy sa likod, so, eto. Tamang tama yung mga ganitong klaseng bra, yung style. So, I got this for 150 pesos. 99 NTD. Next! Ta-da! So, I love this color. Nung nakita ko, ay, kunin ko nga din to. Ang ganda ng kulay lang. I think same lang nung style nung nauna to. Okay, I'm gonna show you. Oo, same lang nung style nung choco brown. Pero ibang kulay lang to. Parang ano to? Kulay kalawang. What? Ano ba ang tawag doon? Anong kulay yun? Yung kulay kalawang. Copper. Copper brown. Tama? Copper. Yan yung kulay niya. I like it. So, same style. Same price. 99 NTD. 150 pesos. Next is this white color. Kung nga kung ibang style, parang same lang din ang nakuha kong style. Oh, same style lang din. Kulay lang ang naiba. So, ito, white naman siya. Kagaya lang nung kanina. Ayan, same style. Ayan, medyo mababa sa likod. So, white din yung pads or foam. Bakit sinasabi foam? Pads. Nito. Sobrang nipis nito ah. Ayan oh. I think agad ito masisira kasi hindi nakatahi dito sa side eh. So, ito yung problema lang dito sa mga ganitong bra na mumurahin. Pero ay, sabi ko nga, sobrang lambot. Kaya gustong-gusto ko sila. Ayan oh. Para lang ano, parang baby bra. Baby bra. Kulang tayo dyan. Ayan. Ganyan. Next! Dalawa pa ako dito. So, unahin na natin itong kulay na to. And, same style din. So, gustong-gusto ko pala ang ganun style. Dahil same style na naman to. Ibang kulay lang. Ito, ang kulay nito is parang moss green. Moss green ba to? Basta. Ayan. Anong kulay to, guys? So, ganyan ang kulay niya. And then, same style. Mababa sa likod. And then, white din yung pads nito. Last that I bought is this one. And this one, I think, nasa ano lang to, mga 45 or 50 NTD. So, 70, ano lang din, pesos, ganun. So, ibang style naman to. Ganyan siya. And then, criss-cross lang. Sa mga mahilig na magsuot ng mga backless na damit, o kaya mga see-through, ganyan, or mga pang summer na damit. Alam niyo yun. So, eto. Tamang-tama yung mga ganitong bra. Lalo na kung, you know, medyo fashionista kayo. Or hikay, ganun. So, ako, actually, wala akong bra na mga ganito eh. Yung mga ganito, na sexy bra. Wala akong mga ganitong bra. Ngayon pa lang ako bumili ata ng ganito.
bra. So, ngayon pa lang magsusuot ng ganito. Wala lang, try ko lang. And sobrang mura lang naman, diba? 70 pesos. 49 or 50 dollars. So, ganito siya. And, wait, ayan. Oh! This one, guys, hindi natatanggal ang pads niya. Nakatahi. Oh, ay! Dito pala sa taas. Yung iba sa side, pero ito sa taas. So, ayan. White din yung pads. Sobrang mura, di ba, guys? Huwag na tayong choosy. Mura lang. And, kapag nasira na, so after how many uses, magagamit ko naman ito ng mga maraming beses bago sila tuluyan na masira. Ganun. Let's move on with the sleeping wear. Ito ang aking nakuha na sleeping wear. Ayan. And, isa-isahin natin silang buksan. So, dalawa from this style. Ito yung parang, ano, pajama style na ano, ayan, short sleeve lang. Short sleeve siya, hindi siya long sleeve. Short sleeve lang na parang silk yung tela. Nakuha ko dalawang colors. Isang navy blue and isang parang rose gold, parang peach. Kasi favorite ko tong color na to eh. Ayan. Buksan natin. By the way guys, I got this for, magkano ba? Kalimutan ko lang. Ano yata? 175 NTD or 300 pesos. Ganun. Almost 300 pesos. Hindi ako nagkakamali ha. Kasi nag-estimate lang ako. Hindi ako magaling sa math. Ano na siya? Pares na siya. Meron na siyang pambaba. Yung pambaba niya, hindi siya pants. Or hindi siya parang pajama style. Shorts lang siya. Ganyan siya. So, sobrang amoy, ano, pintura. Alam niyo yun, yung sobrang amoy pintura. Kailangan talagang, ano to, ibabad or laman. So, ayan. Mukha bang sobrang mura, guys? Hindi naman, diba? Mukha namang, ano, mahal. Ipinita talaga, yun, no? Pero sa amoy pa lang, mura. Ang mukhang mura. Almost 300 pesos. Kung tama yung computation ko. Ganyan siya. And, pair na. May shorts siya. So, kasi nga, ba't ako bumili ng mga ganitong klaseng sleeping wear kahit na, you know, wala namang makakita sa akin na matutulog ako kahit ano pang suot ko, kahit butas-butas pa yung pantulog ko, diba? Kasi kung ano-ano lang yung pantulog ko, yung mga pantulog ko, yung mga pambahay ko na, you know, lumang-luma na at butas-butas na din. Siyempre, kung saan tayo komportable, di ba? Yung iba nga, tulog ng walang suot, di ba? Underwear lang. Pero ako, may damit ako pag natutulog ako. Sleeveless o kaya t-shirt na lumang-luma na. So, yung asawa ko, kasi kung matulog, gumagawa ako ng mga skincare routines, ganyan. Tapos nagpo-post ako sa Instagram ko, sa stories ko, madalas, halos everyday. And yung husband ko, kukomplain, sabi niya, ang damit! Talaga sinasabi niya yun. So, ako, siguro kailangan ko nang bumili ng mga, parang medyo formal na mga pantulog, ganun. Kahit na hindi ko man pantutulog, baka pang picture ko lang or pang gagamitin ko lang sa mga videos ko, ganun. Diba? Pag nag-skincare. So, ayun. Siguro naman tama na to. May bago na akong mga sleepwear na sushan. Pero, hindi naman kasi sobrang. So, ayun. Nabili ko lang again ito lang less than mga 300 pesos. Okay, diba? I can't wait to wear this. Next, same but different color. I love this color. Parang peach pink. Na ano, parang rose gold kasi favorite yung rose gold. Of course, kunin ko tong kulay na to. Diba? Amoy pintura talaga. Ganyan siya. And then, yung shorts niya, ayan. So, wala naman silang butas. Ayan, of course, ayan, may mga sobra-sobrang sinulid lang dyan na wala namang problema. Gupitin naman yan. Tsaka lalabhan lang na natin ang maayos. So,
Yes! Okay, last but not least, yay! Finally, tapos na ang aking chika. So, this pantulog. Yung kulay niya, ayan, may pagkaano siya eh. Hindi siya rose gold. May pagkaano siya, parang old rose. Ayan. Gusto ko din yung old rose. Kung sa rose gold. Rose rose. Ayan, ganito siya. Got this for only 129 yata. Parang mga ganun, 129 Taiwan dollars. Sobrang mura na, guys. Sobrang mura na. Pair din siya. May kasama pa siya. Robe. O, diba? Social. Robe na manipis lang siya. Ayan. O, meron siya tali dito. Yung robe niya. Oops. Ganyan yung itsura niya. Ganito yung designer style niya. Yung laylayan. Okay na din to. $129, guys, ha? Mga ano lang yun. Sige, 200 pesos. Oh, 200 pesos. Sobrang mura, di ba? 200 pesos. May parobe na siya. Yan siya, pantulog. And this one, wala siyang pad. Gusto ko siya kasi yung tela niya, hindi siya mainit. Parang silk type. Manipis lang siya. Yan, hindi siya mainit. Ganyan siya. O, diba? Okay na. Meron na akong mga bagong pantulog. I'm so happy. And nabili ko lang sa murang price, murang halaga. Hindi na ako lugi. And wala naman silang sira. Walang butas or anything. Expectation versus reality. Tested ko na sa Shopee Taiwan here. Ayan. Kahit first time ko lang akong nag-shopping through Shopee, proof ko naman sa sarili ko na okay naman yung mga items. Kagaya naman ng nasa picture. That's it for this Shopee Clothing Haul video. Thank you so much, guys, for watching. And I'll see you in my next haul video. Bye! Good night!